Si Zeus ang hari ng mga Olympian, ang leader ng mga Diyos ng Olympus, dakila at kinatatakutan sa lahat. Ngunit sa araw na ito, hindi natin pag-uusapan ang kadakilaan ni Zeus. Sa video ito ay pag-uusapan natin ang mga naging babae ni Zeus at ang kanilang mapait na kapalaran sa kamay ng kanyang asawa na si Hera. Kung bago ka pa lang sa channel na ito ay huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para maging updated ka sa mga bagong video natin. Si Semele. Si Semele ay isang mortal na anak ni Cadmus na nakatira sa kaharian ng Thebes. Si Semele ay isang napakagandang prinsesa na naging dahilan upang makuha niya ang atensyon ni Zeus. Minsan ay bumaba si Zeus sa kalangitan upang takasan ang kanyang asawa na si Hera. Pinuntahan ni Zeus si Semele sa anyo ng isang mortal. Ngunit hindi kagaya ng kanyang palaging ginagawa na itago ang totoong katauhan, sa pagkakataong ito ay sinabi niya sa prinsesa ang tunay niyang katauhan bilang Diyos ng Olympus. Agad na pinagtiwalaan ni Semele si Zeus. Naniniwala si Semele na isang karangalan ang maging karelasyon ng isang Diyos na katulad ni Zeus. Nagkamabutihan sina Zeus at Semele na nagbigay ng kakaibang saya sa prinsesa. Hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na ipagsabi ito sa kanyang mga katiwala at alalay. Minsan ay kinuwento ni Semele ang kanyang romantikong karanasan sa isa sa kanyang mga alalay. Hindi alam ni Semele na ito pala ay si Hera na nag-anyo bilang isang matanda. Sa natuklasan ni Hera ay labis itong nagalit kay Zeus at pinlano ang paghihiganti sa kasintahan nito. Minsan ay nagkwento ang dalaga sa kanyang alalay na matanda tungkol kay Zeus. Dahil dito ay binigyan ni Hera ang prinsesa ng payo. Sinabi ni Hera na si Zeus ay isang Diyos na nagkaroon din ng relasyon sa iba pang mga mortal at kinestyon ang katapatan ni Zeus. Iminungkahi ng matanda na kung tapat si Zeus ay kaya niyang ipakita ang kanyang totoong anyo sa prinsesa. Sinabi rin ng matanda na bago niya hingin ang pabor ay papanumpain niya muna si Zeus sa ilog ng Styx. Nagtagpong muli si Zeus at Semele. Labis ito ang kinatiwa ni Semele dahil malalaman na niya ang totoong nararamdaman ni Zeus sa kanya bilang kanyang kasintahan. Agad na ginawa ni Semele ang payo sa kanya ng matanda na papanumpain si Zeus sa ilog ng Styx. Sa kagustuhan ni Zeus na matuwa ang dalaga ay pumayag ito sa pagpapanumpa sa Styx. Hiniling ng dalaga na ipakita ni Zeus ang kanyang totoong anyo sa kanya bilang tanda ng kanyang pagmamahal. Nagulat si Zeus sa kahilingan ng dalaga, ngunit wala na itong magawa dahil nanumpa na ito sa ilog ng Styx. Ipinakita ni Zeus ang kanyang tunay na anyo sa dalaga. Isang napakatingkad na liwanag ang lumabas mula sa katawan ni Zeus. Ito ay napakalakas sa hindi kayang titigan ng mata ng sinumang mortal. Dahil dito ay unti-unting nasunog si Semele at naging abo. Labis na ikinalungkot ni Zeus ang nangyari sa kanyang pinakamamahal na kasintahan. Ngunit ang pagmamahalan ni Zeus at Semele ay nagbunga. Sa ilalim ng mga abo ay isang bata na hindi pa dapat ipanganak. Hindi niya makakayang mabuhay kapag pinabayaang mag-isa. Dahil sa nais ni Zeus na maligtas ang bata, ay kinuha niya ito at ipinasok sa loob ng kanyang kaliwang binti at itinahit. Matatandaan natin na una nang ipinanganak ni Zeus si Athena mula sa kanyang ulo, kaya hindi malayong mabubuhay ang bata sa kanyang binti. Kinalaunan ay lumaki ang bata at tinawag na Dionysus, ang Diyos ng alak na naging Diyos din ng Olympus. Lemnia. Sa Griyegong mitolohiya, si Lemnia ay isang halimaw na kalahating babae at kalahating ahas. Ngunit si Lemnia ay hindi naman talaga isang halimaw noong una. Sa katunayan, si Lemnia ay anak ni Poseidon at napakagandang prinsesa ng Libya. Si Zeus ay Lemnia ay nagkaroon ng maraming anak na bihirang mangyari kung ikukumpara sa ibang nakarelasyon ni Zeus. Ang pagkakaroon ng maraming anak ni Zeus kay Lemnia
ang naging dahilan kung bakit sukdula na lang ang galit ni Hera. Upang maipakita ni Hera ang kanyang galit, ay ginulon niya ang iisip ni Lamia na naging dahilan upang patayin nito ang kanyang sariling mga anak. Sa ibang mga kwento, si Lamia ay pinapatay ang sinumang magiging anak niya at sinisip-sip ang mga dugo nito. Sinasabing sa katagalan ay nagnanakaw na rin si Lamia ng mga bagong silang na sanggol upang biktimahin. Dahil sa mga pagnanakaw ni Lamia ng mga bagong silang na sanggol, ay pinarusahan ito ng mga Diyos. Pinawi ng mga Diyos ang mga dangmukha ni Lamia at ginawa siyang kalahating tao at kalahating ahas. Ang mas masakit pa sa kanyang parusa ay hindi niya kayang ipikit ang kanyang mga mata at ipinapakita sa kanya ng paulit-ulit ang ginawang pagpatay sa sariling anak. Labis na naawa si Zeus kay Lamia na minsan niyang minahal, kaya gamit ang kanyang kapangyarihan ay tinanggal niya ang dalawang mga mata nito. Ang pagkawala ng mga mata ni Lamia ay ang tuluyang nagwakas sa sumpa ni Hera. At tuluyan na rin nakapagpahinga si Lamia. Ang kwento ni Lamia ay kumalat sa buong mundo kung saan nagkaroon ng bersyon upang gawin siyang panakot sa mga bata at mga manglalakbay. Si Europa. Si Europa ay ang anak ng Hyle ng Phoenician na si Agenor. Ang prinsesa ay ubod ng ganda at nabihag niya ang puso ng pinakamalakas sa Diyos ng Olympus na si Zeus. Minsan ay nasa dalampasigan si Europa kasama ang kanyang mga kaibigan. Si Zeus, habang nagmamasid sa kanyang kaharian sa Olympus, ay nag-isipang mag-anyong isang napakagandang puting baka upang magpapansin sa prinsesa. Hindi nga nagkamali si Zeus. Agad nabighani si Europa sa ganda ng puting baka at nilagyan ito ng mga bulaklak at mga palamuti. Naisip ni Europa na sakyan ang baka dahil maamo naman ito. Agad na sumakay si Europa sa likod ng baka at namangha ito sa amo ng hayop. Nang akma na sana siyang bababa, ay bigla na lang tumakbo ang baka papunta sa dagat. Dahil dito ay natakot ang dalaga at napayakap na lang sa baka. Naglakbay ang baka sa karagatan papalayo ng Phoenicia. Napagod ang baka at dinala si Europa sa dalampasigan at iniwan ito. Nalungkot ng husto si Europa dahil hindi niya alam kung nasaan na siya. Dahil sa naramdamang pagkabahala, ay naisipan nitong kitilin ang sariling buhay. Ngunit hindi hinayaan ni Zeus na mangyari iyon kay Europa, kaya ipinakita niya ang kanyang sarili sa prinsesa. Sinabi ni Zeus na may gusto siya sa prinsesa at nais nitong pamunuan niya ang lupaing sinilangan, ang Crete. Ang pagmamahala ni Zeus at Europa ay nagbunga ng tatlong anak, si Minos, si Radamantis at si Sarpedon, na naging mga maimpluwensyang tao sa Crete. Kinalaunan, ipinangalan ang buong kontinente kay Europa na tinatawag nating Europe. Si Ayo. Si Ayo ay isang tagapagsilbi sa templo ni Hera sa Argos o maituturing nating babaeng pare. Bagamat si Ayo ay tagapagsilbi kay Hera na asawa ni Zeus, ay hindi pa rin ito naging hadlang sa Diyos ng Kidlat na makipagrelasyon kay Ayo. Palihim na binibisita ni Zeus si Ayo. Upang maitago ang kanilang pagtatagpo, ay gumagawa si Zeus ng makapal na ulap sa ibabaw nila upang hindi sila makita ni Hera. Ngunit si Hera ay hindi madaling maninlang, kaya't agad siyang bumaba sa langit at pinuntahan si Zeus. Nang malaman ni Zeus ng paparating si Hera, ay agad siyang umaksyon upang maitago ang kasintahan. Ginawa ni Zeus na baka si Ayo. Nang makarating si Hera, ay agad niyang napansin ang baka. Hindi nagpahalata si Hera na alam niya na ang baka ay si Ayo. Pinilit na hingi ni Hera kay Zeus ang baka bilang regalo sa kanya. Para hindi mahalata, ay pumayag si Zeus sa gusto ng asawa. Dinala ni Hera ang baka at pinabantayan ito sa kanyang alagad na si Argos. Si Argos ay isang lalang na may 100 mata sa buong katawan.
Itinali ni Argos ang baka na si Ayo sa isang olive tree at binantayan ito ng walang pagkurap. Kinalaunan ay nalaman ito ni Zeus at inutusan ang kanyang anak na si Hermes na hanapin at paslangin ang nagbabantay kay Ayo. Nahanap ni Hermes si Ayo, ngunit nahirapan si Hermes na pakawalan si Ayo dahil di nawawala na nakabukas sa mata si Argos. Kinalaunan ay napatulog ni Hermes si Argos at pinatay ito. Pinakawalan din ni Hermes ang baka na si Ayo. Nalaman ni Hera ang nangyari sa kanyang alagad. Upang bigyang pagkilala ang katapatan nito, ay inilipat niya ang mga mata ni Argos sa balahibo ng kanyang saragradong hayop na peacock. Dahil sa galit ni Hera, ay pinarasahan niya si Ayo sa pamamagitan ng pagpapadala ng maraming langaw. Nabalot ng napakaraming langaw ang katawan ni Ayo, upang maging dahilan para hindi ito makapagpahinga sa pagtakbo. Naawa si Zeus sa kalagayan ni Ayo at hiniling nito sa asawa na bawiin na ang parusa. Nangako si Zeus na hindi na niya ito susundan. Si Ayo ay nagbalik sa kanyang katauhan nang ito ay makarating sa Nile. Dahil dito, sinasamba rin si Ayo ng mga Egyptian sa katauhan ni Isis. Metis. Si Metis ay ang anak ng Titan na si Oceanus at Thetis. Si Metis ay isang Titan at tinuturing na pinakamatalino sa lahat ng nilalang. Si Metis ang pinakaunang asawa ni Zeus na tumulong sa pagtalo sa Titan na si Cronus. Si Metis ay ikinasal kay Zeus matapos nilang matalo si Cronus, parang perpekto nang ituturing ang pagsasama ni Zeus at Metis. Ngunit biglang nabahala si Zeus na marinig niya ang propesiya tungkol kay Metis at ang magiging anak nito. Sinabi ng propesiya ni Gaia na magkakaroon ng anak si Zeus na isang babae at isang lalaki. Ang babae ay magiging kasinlakas si Zeus at tutulong sa kanyang pamahalaan ang Olympus. Ngunit ang magiging anak niyang lalaki ay kakalabanin siya at magiging mas malakas pa ito sa kanya at aagawin ang trono ng Olympus. Labis na nabahala si Zeus at nagsagawa ng plano. Kilala si Zeus at Metis na magaling sa pag-iiba ng anyo. Minsan, hinamon niya si Metis sa pagalingan ng pag-iiba ng anyo. Nauto ni Zeus si Metis na mag-anyong langaw at agad na isinunggaban ni Zeus ang pagkakataon at nilunok ito. Sa ginawa ni Zeus ay nakuha niya ang kaalaman ni Metis. Si Zeus ay naging mas matalinong Diyos. Nagdaan ang panahon at sumakit ang ulo ni Zeus. Sobrang sakit na hindi niya makayanan. Ipinatawag niya si Hephaestus at inutusan niyang biyakin ang kanyang ulo upang tignan ang pinagmulan ng sakit. Kahit na may pag-alilangan ay ginawa ito ni Hephaestus. Ngunit nagulat ang lahat nang lumabas mula sa ulo ni Zeus ang babaeng may dalang kalasag at nakasuot ng pandigmang kasuotan. Mula sa ulo ni Zeus ay lumabas ang nakasaad sa propesiya, ang kanyang anak na babae kay Metis na pinangalan ng Athena. Sa kagustuhan ni Metis na makapiling pa rin si Zeus ay pinili nitong manatili sa loob ng tiyan ng asawa. Ang kinatatakutan ni Zeus na propesiya ay kailanman ay hindi na mangyayari. Leto. Si Leto ay ang ina ng kambal na Diyos na sina Apollo at Artemis. Sa panahong ito ay kinasal na si Zeus sa kanyang kapatid na si Hera. Kaya't labis na lang ang ramdamang galit ni Hera sa Titanis ng si Leto nang malaman niyang buntis ito at ang ama ay si Zeus. Sa galit ni Hera ay sinundan niya si Leto sa lahat ng sulok ng mundo. Ginawa ito ni Hera upang hindi maisilang ni Leto ang kanyang dinadalang anak. Naglakbay si Leto sa iba't ibang panig ng digdig upang matakasan si Hera. Hanggang sa matuklasan niya
ang isla ng Delos. Kakaiba ang isla dahil ito ay nakalutang. Ibig sabihin, hindi ito abot ng nasasakupan ni Hera. Isinilang ni Leto ang kanyang anak, una si Artemis at sumunod si Apollo. Ngunit ang paghihirap ni Leto ay hindi pa natapos. Inutusan ng reyna ng kalangitan na si Hera ang halimaw na ahas na si Python na patayin ang mga anak ni Leto na si Artemis at Apollo. Patuloy ang pagtatago ni Leto kay Hera hanggang sa lumaki ang mga anak nito. Nalaman ni Apollo ang panggugulo na ginawa ni Python sa kanyang ina, kaya't walang pag-aatubiling pinatay ni Apollo si Python. Sa ginawa ni Apollo ay tuluyan na nakalaya si Leto sa panggugulo ni Python. Sa inyong natuklasan, nararapat ba ang ginawa ni Hera sa mga babae ni Zeus? O mas nararapat na si Zeus ang parusahin dahil sa pagtataksil nito sa asawa? Kung nagustuhan mo ang video natin ay huwag mong kalimutan i-click ang like button, at kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ay mag-subscribe ka na at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga bagong kwentuhan natin. Hanggang sa susunod nating kwento, ito si Vinik TV, I'm out. Paalam.